everyone, good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na closed door interview ngayon taon na to dito sa Miss Grand International for 2023. Anong reaction natin dyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat talaga guys sa pag-subscribe din nyo dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang reaction tayo ngayon dito sa Miss Grand International sa kanilang closed door interview. Ang reaction ko dyan ay naloka ako. Naloka ako bakit? Kasi ang tagal, 4 hours. 4 hours ang tinagal ng kanilang interview. Naloka ako. Inantok na ako. Nandoon yung parang sumakit yung ulo ko. Inatake ako ng migraine sa sobrang tagal kung nakatutok sa kanila. Imagine mo, 4 hours kang nakaupo at nakikinig sa mga sinasabi ng candidates. Pero sulit naman para sa akin kasi at least dito, nakita ko kung sino yung magaling talagang kandidata, kung bakit ito yung napipili. Plus, nandoon na closer talaga siya sa iyo eh. Iba kasi kapag yung rumarampa siya, syempre may lights, tapos nakaayos, tapos alam mo yon, pinapanood mo sa kanya yung performance niya. Ito, ang pinapanood mo sa kanya kung paano ba yung personality talaga na meron siya, kung ano yung meron at kung paano siya sumagot sa mga question at the way kung paano siya mag-isip, di ba? So yun yung nakikita natin dito sa closed door interview. So dito pala makikita mo talaga kung sino talaga yung kadapat-dapat na pumasok sa semifinals at makikita mo din dito kung sino talaga yung dapat manalo. Plus, nandoon din ako sa impact na talagang yung personality ng candidates, malalaman mo ng bonggang-bongga na parang kung ito ay ganda lang ba o ito ay meron talagang nilalaman at kung sino ba yung interesting at kung sino yung bubbly yung personality, di ba? So, yon. So, sa dalawang co-host naman na dito, si Roberta at saka si Cham, syempre consistent naman sila. Panalo naman sila kung the way kung paano sila mag-host. And then, nandoon ako kung ano ba yung na-feel ni Roberta na parang ngayon, siya na yung tumatawag doon sa i-interviewin. And then si Roberta kasi last year naging part din ng Miss Grand International at naging part din siya sa ganitong klaseng activity. So alam niya yung feeling ng mga girls and then iniisip ko ano kayang nafe-feel ni Roberta, no? So yon, so nakakaloka. And then of course maganda ang padrama ngayon nila. Sobrang so, nagustuhan ko. Kasi kung ikukumpara mo na nakaraan taon, medyo different kung ikukumpara natin. Nung nakaraan taon talagang one by one, tapos may mga nakaupo na nag-interview. Dito hindi, as in talagang masyadong may pa-excitement. Kasi andun doon yung papapasukin yung girls and then nakasarado yung pinto. Tapos bubuksan, andun doon yung tatlong mag-i-interview na si Mr. Nawat, si yung Vice President, at saka syempre si Madam Teresa, at saka syempre yung reigning queen. Sila talaga yung nag-i-interview. Plus yung dalawa na host na si Cham at saka si Roberta. So sila yung tao doon sa loob ng room. And then, ang maganda dito, sabay-sabay pinapapasok by continent yung mga candidates. So, sabay-sabay sila interviewin. And then, meron tatawagin na isa, dalawa, kung sino siguro talaga yung napipisil nila na gusto talaga nila na ma-interview ng closed door. So, ito yung mga tinatawag nila dito sa loob. Ito yung mga na pipili siguro nila talaga na candidates na nakikita nila in performance, nakikita nila yung kung ano yung ganda na meron to, or siguro kaya din nila tinatawag dahil siguro gusto nilang malaman kung ano ba ang meron sa kandidatang to. Siguro mga personal question na gusto pa nilang malaman and more, di ba? Pero syempre, andi rito din yung pagkakataon na makalapit ka ng closer sa candidates, na makita mo talaga siya
na ano ba yung ino-offer niya talaga bilang isang kandidata, ano ba yung nilalaman niya bilang isang kandidata ng Miss Universe. Kasi yung background ng candidate, syempre introduction kung paano sila magpakilala, and then kung ano yung meron sila na interesting sa buhay nila. So malalaman mo na kagad kung sino dito yung may mga candidates talaga na palaban, may laman, at saka yung may sinasabi talaga, di ba? So yon, ayun yung na-obserbahan ko doon. And then, masasabi ko, maganda. Maganda yung closed door interview na to kahit matagal. Medyo inantok ako sa mga Latinas, kasi sa mga Latinas, lalo na yung first batch, ay nako, grabe, ang hirap na hirap silang magsalita ng English, tapos parang ang tagal nilang magsalita. Kahit sinasabi na lang ni Mr. Nawat na itumbok mo na yung gusto mong sabihin, straightforward, wag nang paligoy-ligoy. Kasi sinabi niya na nga na ganun, pero grabe pa rin yung salaysay ng candidates. Lalo na yung kandidata na si Miss Poland, oh my God, naloka ako sa kanya. Sobrang tinamad talaga ako, nakaka-void, kasi sobrang ang dami niya sinasabi, tapos gusto niya pala sumali sa Miss World. Ganon. Kasi pang, gusto niya kasi na mag, ano, ng charity. Eh kung ayun naman pala yung gusto mong nangyari, sa Miss World ka. Kasi sa Miss World, ayun, ganito talaga yung, ano. And then si, ano, Bahrain? Ay, isa pa to. Sobrang inantok din ako sa kanya ng bonggang-bongga. Ang tagal, ang dami sinasabi. And then, napaka, ano naman ng excitement tong question na to. Yung sinabi na, sino ang gusto mo or sino ang nakikita mong winner para sa'yo? Noong nakaraan taon, ginawa din to. And then, ang bumoto lang kay Roberta, parang isa lang din yata. Pero si Roberta naman, so far naman, nakapasok naman sa semifinals. So ngayon kasi medyo mapapaisip ka kung tutuusin ha. Kasi bukod doon sa ini-interview sila sabay-sabay at sumasagot sila, may mga personal silang mga questions sa kandidata, katulad na lang nung first batch, di ba? Hindi naman nila pinapasok sa loob. Pero meron silang mga mention na candidates, katulad ni Czech Republic, tinawag nila, and to ask a question, and then some other girl din. Pero yung mga second batch na, kung sino lang yung gusto nilang tanungin, pinapasok nila sa loob ng personal interview, di ba? Kung ako, parang mapapaisip ka dun kasi na parang, ano ba to? Sila ba yung napipili for the semifinals? Or sila ba yung napipili para kung sino yung mananalo? So, ganon, di ba? Kasi, di ba, ang awkward. Kasi, syempre, lahat tayo nakahilera. Pag hindi ako natawag doon, so, ibig sabihin ba, hindi na ako kasama doon sa semifinals o hindi ako bet na manalo? So, masyadong predictable. But hindi natin alam kung ano nga ba ang purpose, kung bakit sila tinatawag doon sa loob. Pero kung ako ang tatanungin mo, siguro ito yung mga nakikita niya talaga nagperform ng bonggang-bongga. Kasi kung iisipin mo, ang pinatawag niya sa first batch ay sila, ano, tawag dito, sino ba? Si Puerto Rico, si Colombia, pinapasok niya sa loob si Colombia. Pero kung tutuusin, alam naman natin lahat na si Colombia ay isa sa mga napipili din natin talaga kandidata na pwede din manalo ng MGI. And then, pinapasok niya yon as a closed door interview. Sino pa ba yung pinapasok niya na kasabayan? Si Puerto Rico. So, si Puerto Rico, alam mo sa totoo lang, in fairness naman kay Puerto Rico, nung tinignan ko talaga si Puerto Rico na nakahilera na sa kanila, nagandahan ako sa kanya ng bonggang-bongga. Angat yung beauty na meron eto si Puerto Rico kanina sa mga babae na pumasok doon sa closed door interview. And then, nakakatuwa. Si Colombia, maganda sumagot, very matured, the way kung paano siya mag-deliver ng mga sinasabi niya at kung paano siya sumagot. And I think she won off the beat. Kasi parang yung ganda kanina, yung suot niya din, napakaganda. Plus kung paano siya talaga magpakita ng kanyang personality dito, very alive. And then, nakikita mo talaga na grabe yung personality niya buong-buo. And then, nakakatuwa, Costa Rica also, she's great, the way kung paano siya magsalita. Pero hindi kasi siya napili na pumasok sa closed door interview. Si Chile, medyo na-bored ako kay Chile, hindi ko talaga bet. And then, si Canada, nabonggahan din ako. And then, ayun nga, iniisip ko na Ukrainian siya. So, hindi nga ako nagkamali. Kasi parang kung titignan mo talaga si Canada, mukha siyang European na parang sabi ko, siguro taga Ukraine to o kaya taga
Czech Republic. Misa napagkakamalan ko siya sa Czech Republic. So, kinonfirm niya kanina, she's from Ukraine and then nag-migrate sila sa Canada. O, di ba? So, kung hindi mo mapapanood yung closed door interview nila, hindi mo malalaman kung ano at sino yung mga bawat candidates. Ayun yung naging importante kanina dito sa closed door interview. Nakita mo yung personality nila, nakita mo kung ano yung mga merong character sila at kung ano sila sa buhay. So, medyo magkakaroon ka ng interest, di ba? And then, si Colombia nga tinawag sa ano, si Honduras. Maganda din magsalita si Honduras. Nagustuhan ko din siya. Si Mexico, nagagandahan ako sa kanya. Kaya lang, kung paano siya magsalita, medyo, hindi ko na ano, hindi ko masyado bet. Kaya lang kasi, yung beauty niya talaga nag-uumapaw. And then, si Guatemala, okay din sa akin. Dominican Republic, she's pretty talaga. Si Dominican Republic, to be honest, nagagandahan talaga ako sa kanya. Maganda din yung ayos niya talaga kanina na naka, ano pa yung buhok niya. Na sinabi ni Mr. Nawat, wala daw nag-ayos sa kanila. Pero, hindi siya pinapasok sa loob ng interview, di ba? Yung sa first batch naman, yung sa mga European, ang nagustuhan ko doon si Belgium. Umatake din si Belgium ng bonggang-bongga. Tapos gusto ko din si Czech Republic. Sila yung nag-remark sa akin, the rest hindi. Pero yung sa Colo, ano, sa, ano, tawag dito, sa Latin America, ayun talaga, madami talaga. Si Cuba, medyo na-surprise ako kasi parang feeling ko introvert siya. Yung personality may pagkamaldita. And then, hindi ko alam kung, hindi ko siya gusto. Hindi ko nagustuhan kung ano yung mga sinasabi niya. Pero, ano naman, okay lang, so-so. Si Dominican Republic, na surprise ako kasi parang hindi siya pinatawag sa closed door interview. Actually, nagulat ako kasi ina-expect ko na isa siya sa ipapatawag pero ang pinatawag ay si Puerto Rico at saka si USA. Sa batch nila, nila Dominican Republic, isa lang ang pumasok ay si Colombia. Si Brazil, nagulat lang ako sa boses ni Brazil, kala ko lalaki. So yun, so medyo nawindang ako. Tapos, si Paraguay, nagulat ako, she's 29 years old already, o, oh, diba? And then, doon din sa kwento ni Paraguay, medyo nagulat ako kasi ampun pala siya, tapos nag-struggle siya sa kung ano man sakit na meron siya, anxiety, diba? So, talagang maloloka ka, pero yung ganda na meron siya, ay gusto ko pa rin kahit kanina, kaya lang parang hindi siya bet na organization. And then si Panama, o si Panama, she's nice. Nalaman ko din na maganda din ang profile talaga ni Panama. So dito, malalaman mo talaga na maganda ang profile ng mga kandidata. Either Guatemala, ha, nagustuhan ko din siya. And sino pa ba? Ito, si France. Si France, natuwa ako kasi choice niya si Philippines kung sino yung ano, sino yung gusto niyang maging Miss Grand. Either Peru. Natuwa ako kasi napili nila si Philippines. O, diba? At ito si Romania. Si Romania talaga kabugera pagdating sa Q&A. Sobrang kumuda ng todo-todo. Si Poland, ayun nga, pang Miss World. Si Spain, okay din naman si Spain. Si Netherlands, ayun, okay sana si Netherlands. Kaya lang parang nag-hold back siya. So, parang feeling ko, ay nako, Netherlands, hindi ikaw ang napipisil nila. Charot. So, yun. Naloka lang ako kay Netherlands. Si South Africa, sa Africa naman, ay nako, gusto ko to. Si South Africa, nagalingan ako sa kanya kung paano siya magsalita. She's a 19 years old, katulad ni, ano, tawag dito, ni Miss Philippines, pero panalo kung paano siya mag-deliver ng sinasabi niya at alam niya kung ano yung gusto niya. Yung challenge, mararamdaman mo na talaga nandoon siya na na-challenge siya. Si Nigeria, okay din sa akin. Pero kanina sa close-up, hindi ako nagandahan kay Nigeria. Parang mukha siyang matured. Pero yung confident na meron siya, talagang ramdam mo. But si Angola, gusto ko yung beauty ni Angola. Mas nagustuhan ko si Angola kanina. Pero hindi siya ganun kahataw pagdating sa comm skills. So opposite naman siya ni ano, ni Nigeria. And then silang dalawa talaga, ramdam mo na paborito sila ng organization. Kahit din naman ako, isa sila sa mga nakikita ko performance level dito sa competition at talagang kumakabog. So tignan natin. So silang dalawa pinapasok sa closed door interview, si Nigeria at saka si Angola pagdating dito sa Africa. Hindi nila bet si Ghana, I think. So, medyo
dead masala kay Ghana na she's from Thailand, di ba? And then South Africa, ayun, hindi nga lang pinapasok pero nagagalingan din ako. Pagdating naman sa Amerika, syempre panalo si USA. Gusto ko yung outfit niya, gusto ko yung styling niya kanina. Talagang she very prepared. And then plus yung makeup, everything. Sa Peru, gusto ko din sa Peru, simple lang pero mas kinabog siya de Puerto Rico. Sa ganda. Sa Puerto Rico at USA ang pinapasok sa closed door pero sabi ko nga na surprise ako bakit hindi pinapasok sa Peru at saka si Dominican Republic. So, doon mo masasabi na ano ba, hindi ba sila nabibet or eto ba yung mga nakikita nila na pwede talagang mag-Miss Grand at so, yung iba ay kailangan siguro talaga lumaban sa performance. So, yon. And then, si Japan. Si Japan, natuwa ako sa Asia kasi si Japan talaga, naloka ako sa kanya, sa mga kwento niya. Doon na magising ako ng bonggang-bongga, in fairness, kay Japan. Kahit hindi ganun kabongga yung beauty, pero bongga naman kung paano sumagot. And then, gusto ko din si India. Maganda si India, in fairness. Talagang very polite, very presentable yung sarili niya. Tapos, naloka ako kay Hong Kong. Si Hong Kong masyadong ambisyosa lang na, alam mo yun, natupad naman niya yung mga pangarap niya. But, Hong Kong, great ano character. Parang feeling ko nakakatuwa siya. And then, si Cambodia, nahirapan talaga siya mag-deliver. So, medyo talagang himay-himay. Pero, gusto ko siya kasi nandoon yung pagsisikap, determinasyon. Sino pa ba? And then, si Myanmar. Si Myanmar, very inspiring. Mula sa hirap, nagsumikap, working student. So, maganda yung background ni Myanmar. Plus, nandito din si Indonesia. Si Indonesia din na may dreaming. So, si Laos. Sabi ko na si Laos. Maganda talaga si Laos pag kino-close up. So, sa closed door interview, ang pinatawag sa Asia ay si Laos, si India, si Indonesia, si Myanmar, at saka si Uzbekistan. Yon, si Philippines at saka si Vietnam. And i-expect ko na ano na marami ang papatawag sila sa loob. Ayun din yung ini-expect ko. Si Philippines at saka si ano. Siguro dahil kilala na sila ni Mr. Nawat or siguro dahil alam na ni Mr. Nawat yung galawan nila. So, hindi na sila pinapasok sa loob. But guys, ang question dito, yung mga pinapasok ba talaga sa loob? Yung ba yung napipisil para sa top 10 or top 20? Or kapag hindi ka ba pinapasok sa loob, hindi ka na ba pwedeng siguro makapasok sa semifinals? Or tagilid ka ba sa semifinals? So, hindi ko alam yan. Pero kasi ang isa lang nalalaman ko dito, basta ang kandidata ay lumalaban, may chance. Kasi kung tutuusin, marami din naman mga candidates na alam natin na magaling pero hindi nila pinapasok. Katulad ni Peru, Dominican Republic, Vietnam, andiyan din si Philippines, andiyan din si yung iba pa na candidates na alam natin na okay naman pero hindi naman nila ipinasok o ikinulong doon sa closed door interview. So siguro, pinili lang nila at alam mo yon para siguro may mga question sila na gusto nilang mas malaman pa or may concern pa sila ng more, di ba? So, don't think too much about that. Ang importante ay, syempre, lumalaban yung candidates natin. So, kamusta naman si Miss Philippines kanina? Actually, yung suit ni Miss Philippines, okay naman para sa akin. She's a very formal. And then, ando doon, hindi man umataw ng katulad ng ibang kandidata na maraming kwento, pero siya okay lang din naman. Nakasagot naman at na-introduce naman niya ng maigi yung sarili niya. So, para sa akin, hindi ko nakikita na sobrang top, pero hindi ko rin nakikita na sobrang down. So naman. Kumbaga, parang wala naman din kasing special na tanong na masasabi mo na okay. Pero kasi sa introduction pa lang, doon mo makikita kung ano ang nilalaman ng isang kandidata at kung sino ba to. So, para sa akin, yung introduction niya, parang kulang sa experience, ganun lang. So, parang feeling ko, hindi kasing lalim na katulad ng mga ibang kandidata na, alam mo yon kasi bata pa kasi itong si Philippines siguro dahil yung experience niya hindi pa ganun talaga ka ano. So more on modeling siguro siya.
Hindi siya katulad ni South Africa na halos kasing tanda niya rin, 19 years old. Pero si South Africa, alam niya kung ano yung tinutulak niya dito at alam niya kung ano yung gusto niya. So, mapagkukumpara mo dahil sa parehasang edad. So, ako, para sa akin, kung ano yung in-offer niya dito at kung ano yung sinasabi niya dito, yun na yun. So, yun. So, hintayin na lang natin kung ano pa yung mga susunod na eksena. So, ano naman dito eh, magkakaalaman naman kung sino yung talagang pasok sa banga at kung sino yung malalaglag pagdating sa coronation night. Kasi syempre, doon pa rin talaga tayo magbe-base kung sino yung papasok sa semifinals. Just only trust her kung ano pa yung mga pwede niyang i-offer. So, I think kailangan niya lang talaga mag-level up more. So, yun. So, yun lang yung masasabi ko dito sa closed door interview nila. Okay naman para sa akin si Philippines. Wala naman ako nakita na hindi naman siya nakasagot or ano, something na itawid naman niya ng maayos yung kanyang closed door interview. At okay naman ang lahat. So, ganun talaga ang competition. So, kanya-kanyang paandar lang yan, di ba? So, ayan. So, kayo ba guys? Ano guys ang observation nyo dito sa closed door interview na naganap ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. Guys, maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na ibibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. So, guys, abangan ninyo ang akin live mamayang 5 PM dito sa Mama Sam Vlog. So, yun. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Thank you, guys!